Hi, good evening everyone. So tonight we have na mayroon po tayong client, no? So this is Time Equals Iron Man model. So ito yung gagamitin sa mga triathlon. So tonight we're going to check what is the defect of this watch. Ano yung sira? So actually hindi na siya umaandal, kung tingnan niyo wala na siyang number na makikita. So what we're going tonight is to check kung ano yung diferensya niya. Okay? So first thing to do, we need to remove the strap here, the left and right, and then sa sunod, yung sunod is tanggalin natin yung case niya sa likod para ma-check natin yung problema niya sa loob, bakit hindi siya umaandar. So again, this is Iron Man model Timex watch, at ito yung ginagamit sa mga triathletes. Okay, so let's start. So gumamit tayo ng tools to remove the spring belt or the strap of this watch. Tanggal na po siya. Isa. Tapos kabila na naman. Ngayon fire din. Medyo rusty na siya kasi hindi siya natanggal for so many years or so many months. Okay. So kita-kita nyo medyo dirty. So kailangan natin linisin yan mamaya. So here we go. Ito na lang yung natira. Then we have to clean first. Linisin muna na natin para mas okay yung pagre-repair. Okay, just use a brush. Then alcohol, pwede. Okay. Anyway, this is a waterproof watch, Iron Man. Isa po itong pinakasikat na watch ng Timex. Okay. Linis na po siya, so tapuhan natin. Anyway, shout out sa taga Cebu, no? So pwede ta mo book online, and then I will fix your watches as long as it is a battery operated, especially Timex. Then you can drop your watches at C&D Motor Parts located in Makupa Street, Basag San Nicolas, Cebu City, in front of Vicente Rama Elementary School Gate. So nandyan po yung shop natin dyan, so pwede nyo i-drop by there. Okay. So next thing to do is to remove the screws. So apat po yung screw niya, so we have to remove these four screws using this jewelry screw. Okay, here we go. Okay. Then we have to use tweezer to pick all the screws. Okay. Here. This one. Okay.
So, open na po siya. Okay. Okay, this is the back cover of the watch. So, hindi siya modish. Ito po yung o-ring ng watch. So, ito yung nag-gawa ng Iron Man watches to become waterproof. And this is also the alarm device, this one. Since Iron Man is consists of alarm, tutunog po siya. So, ito yung device ng alarm. Okay, so this is now the inside or the movement of the watch. So, ito po yung cover. So, all we need to do is to remove this cover para makuha natin yung battery sa ilalim. But anyway, the number of the battery of this watch is 2025. Ito yung number ng battery. So, okay. So, we have to remove the battery. Then, we're going to check if the battery is dead or not. And then, pag dead na siya, so we have to replace a new one. Okay? So, this is the movement of this watch. Yeah. So this is digital. So gawin natin sa casing, tabi muna natin. Mamaya ba at lilinisan natin kasi medyo dirty na po siya. Okay. This is the air blower. So kailangan natin siyang i-blow para matanggal yung mga debris. Okay. So, next thing to do is to remove the battery. So, tanggalin natin itong sticker. Kasi nakarang po siya. Ayan. So, tabi muna natin. Okay. Then, next thing to do is to remove the screw, since there is a screw na nagkalagay para safety po yung battery. So kung nakita natin yung battery, medyo ano na siya, parang naglulubo. So it means medyo sigura na yung battery. Okay, so basically natanggal na po siya. So, this is the screw. Tabi natin dito. Tabi natin. So, we have to remove this one. And then, finally, the battery. So, ito po yung battery ng watch. 2025 po yung number. Maxell po. Maxell po siya. Maxell. Okay, so, we try to replace a new one. So, ito po yung bagong battery natin. Sorry, this one, okay. So 2025 yung number, so pareha lang po siya. So we are using lithium instead of Maxell, pareha lang naman po siya. In terms of quality, pareha lang siya. Okay, so remove natin tong battery at the back, this one. Okay. Anyway, paalala lang po na huwag gamitan ng tweezer yung battery, no? Kasi mayroon po siyang contact. So this is the positive and this is the negative. So huwag gumamit ng tweezer kasi mag-grounded siya. So all we need to use is punitin po natin, hawakan at ilagay natin dito. So this is the movement. We have to put it here. Then next thing to do is we have to
quote this one. Kasi ito yung nag-connect ng positive at saka negative. Para mag-umaandar po yung watch. So, tingnan natin. So, ayun! Finally. Ayan, umaandar na po siya. Tingnan nyo guys. So, ayan. So, meaning to say, battery lang po yung problema. So, wala siyang ibang diferensya. But, all we need to do is to replace the battery. So, good thing guys, no? So, sa may-ari nito, napakaswerte niya po. Kasi, battery lang po yung sira. Okay? So, we have to fix it. Para masit natin. So, kunin po natin yung screw na tinanggal natin kanina. Yan. Tight natin. Huwag lang masyadong i-force yung pagka-tight kasi baka ma-loose din po yung screw. So, slowly but surely. Ayun. So, tingnan niyo guys. Umaandar na po siya. So, let's check the button. Yan. Hold on to set. To sit. Ito yung indiglo niya, indiglo. Yan. Tsaka ito yung receipt. Okay. Ito yung sa stopwatch sa ilalim. Yan. Pag magsisit po tayo ng time. Okay. Yan. So, mandar na po siya. So, all we need to do is to clean the parts. Para magmukha siyang bago po. Tapos, ibalik natin yung sticker. Kasi ito po yung nag-depensa po sa pang hindi siya mag-grounded. So, lagay natin yan. Balik. Yan. So, finally, mandar na po siya. Tabi muna natin. So, balik tayo dito sa casing. So, kailangan natin linisin yung casing kasi medyo mayroon na po siyang dumi kasi medyo acidic siguro yung may-ari ng wax na ito. Kaya medyo marumi po yung ano niya, casing. Kasi pag hindi natin remove yung dumi, posible po mapasukan po siya ng tubig. Baka dyan na masira yung wax pag may tubig na makapasok sa ilalim. Hindi na po siya water resistance. Okay. Next is kailangan nating brush. Mag-brush po tayo para matanggal talaga lahat. Yan. Luo natin. Pinasa natin para mag-dry siya. So, kailangan talaga nating linisin yung casing para magmukha siyang bago. Kasi mahirap naman po tingnan yung watch natin na marumi po siya. So, hindi siya perfect. Shout out sa mga kumain nito. Sa pasa na tayo. So, anyway, sa mga taga Cebu, we are accepting fixing watches po as long as it is battery operated. Especially, we are specialized to repair po or to fix Timex watches. Kasi galing po akong Timex eh. For so many years.
Okay. Then kailangan yung ipunas natin, kailangan planela. Huwag tayong, pwede naman tayo gagamit ng iba, pero mas maganda yung planela para 100% po makukuha po yung alikabok sa loob. Tapos mas okay po yung ano niya, yung pagkakalinis kasi planela. Okay. So, yung gawin natin ngayon, we have to reinstall back the watches. So, kasi finish na po, umaandar na po yung watch. So, yung next step natin is to install back the watch. Kaping blue. You have also to check the 4 button per corner kung nagpa-function po siya. So basically po nagpa-function po siya. Hindi siya corroded o hindi siya nagsta-stuck. Kasi ito yung gamitin natin para makapag-set po tayo. At saka magamit yung mga features ng watch. Okay. There we go. Okay, balikan natin yung movement. Okay. Ito po para mapasok po natin siya. Ayan. Kailangan mo lang ipupush yung mga contacts niya sa gilid para mapasok siya agad. At ito naman yung o-ring, no, ng device to make the o-ring po ng watch para waterproof siya. So, all we need to do is kailangan natin siyang lagyan ng ito lang lagyan natin. Pwede na to. Fix. So, ayan. Para po magta-tight po siya sa loob. So, Bex at saka yung Grace, so pwede lang siyang gamitin. Parang replacement po siya ng gasa. Ayan. Para mag-pipit po siya sa loob. Ayan. So, here we go. So, open na po siya. Make sure na yung pagbalik sa o-ring is kailangan tastado siya para hindi siya pasukan ng tubig.
Yan. So, next is the cover. Lagyan natin yung cover. Of course, balik natin yung apat na screw. Then slowly tighten the screw back para hindi siya malulustrin. Kasi mahirap pag malustrin. Talagang makapasok na po yung tubig. Dahan-dahan lang until it get tight. Ayan. Okay. Okay. Here we go. Naging diglo na po siya. Meaning to say, nagpa-function na po yung watch. So, that's the way we do it kung kailangan nating mag-replace ng battery ng digital watches. So, just follow the steps. Then kailangan 'wag lalong magbalik kasi baka hindi totally fix yung watch. Kailangan follow the steps para okay yung watches natin. Okay? So, that's all guys. And then, again, shout out sa Taga Cebu. We are doing repair po. And we are accepting online booking sa lahat ng makakita nitong video na ito. Thank you po. Salamat.